Yo, guys, check, kamusta? So, ayan, guys, no, ngayon, itatry nating mag-breed o mag-participate sa summer breeding event, no? So, ito yung napili ko, guys, no? Kasi ito, itong may balloon sa akin, virgin din to, ito, virgin din. Kaya lang, sa refresh ko lang, ha? Kasi hindi nakikita yung percent ng ano nila, purity. No? So, ayaw pa rin. So, ito kasi mas, ayun, yun na lumabas na. So, ito kasi mas pure siya na bird, no? 77%, no? Ito kasi, 65 lang, eh. Tsaka, mas trip ko yung noon niya ito, kestrel, no? Yung horn. Na sana makuha ko, no? So, ayun yung pinagdadasal natin, no? So, titignan ko muna kung ilang percent yan, no? Sa, dito sa ating, pero it doesn't matter naman kasi, wala naman akong ibang pwedeng i-breed yung dito ng dalawa. Meron pa naman yung iba, kaya lang hindi na sila mga virgin. May mga tatlo na, ganyan. So, medyo mamamahalan tayo dun. So, tignan natin itong isa na to. Ito tayo dito. Kunin natin yung number niya. Dito yan sa Axitec eh. No? Sa breeding simulator. No? Pwede natin yan. Tapos ito. So, ito siya. No? Ito yung dalawa na napili natin. So, yung beach ball, meron siyang 46% na makuha, no? Sa back part, no? 46%. Tapos yung sumunod sa kanya yung balloon na 37. Sana, siyempre, ang gusto natin yung beach ball, no? Beach ball yung makuha natin. Pero yung shiny beach ball, 0.46% yan. So, hindi na tayo umaasa dyan, guys, no? So, ang kalaban natin dyan is balloon. No, ayun yung medyo mataas sa kanya, yung balloon. No? So, ito yung titignan natin, no? So, ngayon, i-breed na natin sila, ang dalawa, no? So, titignan natin yan. Tapos, asan na yung bird na yon? Where are you, bird? This is it, pansit. So, ayan. I-breed na natin sila, guys, no? Sana, medyo maging okay yung kalabasan, no? Tapos, nag-shiny, no? Pag nag-shiny yan, mamimigay ako ng ano, Axie. Pag nakuha natin yung shiny, ayun na, woohoo time. So, ayan guys, nag-woohoo time na sila. No? Okay na. So, an egg will delivered to you soon. No? So, X na natin yan. No? Sige, go to activity tayo. Punta tayo sa inventory natin kasi magkaroon ng itlog dyan. No? Refresh lang natin para magkaroon ng itlog. 42 pa din, no? So, meron pa kasi ako mga pwedeng i-breed dito na, ano, na parts. Tulad ng sa ear. Meron ako sa ear, ito. Kaya lang, poor na siya, eh. Yung tawag dito, sea slug, tsaka yung ano, kalimutan ko yung kapartner na ito. Tinignan ko na ito na nakaraan, eh. No? 43, 42 pa rin ba? Tignan na natin yung itlog niya. Ayan, 43 na. So, ayan, meron ng itlog dito, guys. No, ayan. So, ayan, hintayin natin kung kailan siya. Ba't wala nakalagay? So, alam ko 5 days to eh. No? So, 5 days. Tapos, invisible pa yung ating itlog. No? So, ayan, no, hintayin natin. Hintayin natin yan, no? So, sana magkaroon tayo ng beach ball, no? Kahit yun lang, pwede na yun. Kasi, once na magkaroon tayo ng beach ball, siyempre, collectors, ano yan, collectors part, no? So, pagdating sa future, i-upgrade na lang natin yung mga parts na iba. Gamit yung pagbo-burn ng Axie. Para gumanda-ganda yung mga parts ng ating merong collectible na parts na Axie, no? So, ayun, no? So, ito guys, ha? Bago tayo magtapos, ito, papaano ko lang sa inyo ito, basa ko lang sa inyo itong ating, hindi, tweet yan ito ni Jaster. No? Sabi niya dito, do not make purchase based off YouTube videos you see, sabi niya. Axie Origin is in alpha state currently. Many changes can be made to balance stuff and bug fixes can completely change the meta. One or two matches in a YouTube video cannot tell the potential to of the build in the long term. No, kasi guys, ganito yung nangyayari sa ibang mga bumibili, no? Ang gagawin nila, manonood sila ng laban, no? Laban ng isang, kunyari, sikat na content creator, no? Makikita niya yung, kasi yung mga pinopromote ng mga content creator na yun, sariling Axie din nila minsan yun, eh. Di ba?
Popromote nila yung Axie na to. Ito, malakas to. Tapos papakita sila ng mga videos na nanali yung Axie na yun, no? Siyempre, pipiliin nila yung nanali yung ano, yung part na nanali yung Axie na yun. Diba? So, tapos, papaliwanag nila ng onte, ayan. So, ganito yan. Bakit malakas yan? Ganito. Bakit maganda yan? Ganito. So, dahil doon, pag tinignan mo sa marketplace yung Axie na yun, mahal na. Diba? So, pero ikaw naman, dahil gusto mo ng malakas na Axie, bibilin mo yun. Pero, syempre guys, ito nga yung sinabi niya, 'di ba? Nasa origin ano pa lang tayo, alpha state pa lang. No, marami pang magbabago. Tsaka sabi niya rito, hindi mo pwedeng ibase yung lakas ng Axie sa isa o dalawang match lang na napanood mo sa YouTube. No? So dapat pagbubuo ka ng team, para sa akin lang 'to ha. Pagbubuo ka ng team, mas maganda kung ikaw mismo yung magse-search. Aaralin mo yung mga cards dito, no? Kung anong, tsaka yung mga combo ng mga cards, kung ano, ayun yung pinaka the best way, no? Kasi once na magkamali ka ng tantsa, alam mo agad kung ano yung babaguhin mo sa team na yun. Hindi katulad nung binili mo lang yung mga Axie sa mga napapanood mo, kasi ano na yun eh, kumbaga, hindi mo alam kung paano sila gamitin eh, nang sabay-sabay, no? Mas, kumbaga, hindi mo sila inaral kasi, kumbaga, nakita mo lang sila dun sa video, tapos malakas pala yon, tapos binili mo na, kasi nakita mo din sa video, magaling, no? Pero nung ikaw na yung naglaro, hindi mo siya masyadong alam gamitin, no? Iba yon kapag ikaw yung nag-aaral dito ng mga, kumbaga yung mga cards, no? Sabi nga nung isang tweet, di ba? Huwag kang bubuo ng Axie, na ay ng team na tatlong Axie yung iisipin mo, no? Ang bubuin mo yung 18 cards mismo, yung 18 cards na combo, ay yun yung bubuin mo sa isang team. Mas maganda yon kesa bumuo ka ng tatlong malakas na Axie, no? Kumbaga, malakas sila pang 1-on-1, pero sa team, hindi sila malakas, no? So, ganun yun, guys, eh. Kasi yung iba, bumabase sa mga napapanood nila, no? Minsan, natitira pa sa isang laban na panood nila, yung Axie lang na yun. Natira sa isang laban, tapos natalo niya pa lahat. So, isipin niya, uy, malakas yung Axie na yun, no? Pero hindi siya pang, ano, pang team, no? Pang isahan lang siya. So, mas maganda talaga kung bibili ka, yung pang-team na Axie, o talagang isang buong team yung bibilin mo, no? At mas maganda kung ikaw mismo yung mag-aaral nun. Kasi once na magkamali ka nga, sabi ko kanina, alam mo agad kung ano yung babaguhin mo kasi ikaw yung bumuo nun eh. Di ba? Mapapansin mo agad kung ano yung mali. Uy, mali pala tong ano ko ah. Ginawa ko dito, dapat ganito yung skill na ito. So, may isip mo agad, di ba? So, para sa akin, ganun lang, guys, no? So, ayun lang yung parang pinakapayo ko ngayong araw na to, tas na nag-breed tayo, no? So, eto yung ating SLP, guys, no? Wait lang. Ayan, eto yung AXS natin, 800. Medyo tumaas siya ng 5.2%, no? 800. Yung ating RON, tignan lang natin yung ating RON na saglit. 24 pesos guys, no, tumaas yung ating RON na 14%, tumaas siya dito, wow, no, so tumaas guys, no, pumali yung ating RON, ang galing naman yan, no, pumali yung ating RON, mag-aano na siya, tumag 25 pesos na, no, kaya pala tumaas din yung SLP natin, no, ayan, 22, 5.4% naman yung tinaas niya guys, no, pumali din siya dito, so medyo kulay green pala ang ating mga ano ngayon, ang ating mga coins, no. Ay, mali. Ang ating mga coins is kulay green. So, sana good news yan. So, sana naapektuhan niya na unti-unti nang pumapasok yung breeding event, no? Yung epekto ng breeding event natin. Sana tuloy-tuloy na tumaas na yung ating mga coins, no? So, ayun lang yung update natin ngayon, guys. Sana makakuha tayo ng beach ball, no? No? At sana i-like nyo at mag-subscribe kayo sa ating channel sa mga hindi pa nakasubscribe. Araw-araw tayo nag-update. So, ngayon kasi, walang balita sa Axie Infinity ngayong araw. Medyo wala silang mga tweet. Kaya nag-breed na lang tayo sa ating content ngayong araw. No? So, ayun lang guys. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo. At alam nyo naman, love na love ko kayong lahat. Mag-ingat kayo araw-araw mga kapatid. Maraming salamat. See you on the next video.